Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ako po si Brother Beans. Ang ating pong verse na pagtutuunan ngayong umaga ay mula sa Philemon 1 verse 6. And I pray that the sharing of your faith may become effective. The full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. Sa liham po ni Apostle Paul para kay Philemon, he prayed that Philemon would not only share his faith, but that the sharing of his faith would be effective. Nais ni Apostle Paul na maging effective si Philemon sa pagiging witness o sa pagpapatutuo para sa Panginoong Jesus. Ito ang pinakasentro ng prayer ni Paul para kay Philemon. Paul prayed in effect, "I am praying that God will enable you to share your faith effectively." Panalangin na bigyan ng Panginoon ng kakayahan at kapangyarihan upang epektibong makapagbahagi ng gospel. No, the word sharing means fellowship. Ang sharing o pagbabahagi dito ay may kinalaman sa kabuuan ng ating pananampalataya by fellowship with other believers. Ibinahagi ni Philemon ang kanyang faith upang sila ay maging matatag sa pananampalataya. By sharing the gospel, he advances the cause of Christ. The word effective conveys energetic power, operating power. Ang salita mismo ng Diyos ay makapangyarihan. Ang sabi po sa Hebrews 4 verse 12, "For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Kung na-experience po natin sa ating buhay ang pag-ibig at kabutihang katapatan, ang kapangyarihan ng Diyos o ng Panginoon, no, hindi ba natin dapat ibahagi sa iba, di po ba? The witness is at heart. A sharing of the genuineness of Christ with others. Ibahagi po natin kung paano naging totoo sa ating buhay ang Panginoong Yesus. The more a person acknowledges what he has in Christ, the more active and effective he becomes in sharing his faith. The word acknowledge includes both understanding the facts and the experience of those facts. The more we grasp our faith, the more eager we are to share it. Kapag nakita o narinig ng mga tao ang mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay, the Lord will work in their hearts and He will lead them to embrace our faith. They will embrace the genuineness of our trust in Christ. They embrace the Lord. This communication of faith results in power that in turn results in full knowledge of the good things that we have in Christ. Do you have an interest in advancing the Lordship and the Gospel of Christ? May God put a burden on our hearts for the lost. Sabi po sa Matthew 5:16 says, "Let your light to shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." God bless us all.